makandidato ako doon ng vice mayor niyon sa oras time na yon. Na yan. Time na yon. Ang nakuha ni yung babaeng yan ang lunggistan, lunggis yung gunon, na pito, isang munisipyo. Ay nabaliktad. Ay hindi pwede disqualified yan, hindi pwede. Mga kalukuhan yan, gagawa sila para matanggal. Check the mic and make sure it sound right, boys. And Duterte, kasi si Marcos. Baka sakali, ano, yung mga bilihan natin mga pagkain, bababa ang presyo. Oh, tama. Kaka ipaglaban niya yung dagat natin. Eh ma'am, ano po masasabi niyo ma'am na ngayon na lumalabas na balita eh hindi daw totoong BBM yung hindi daw totoong Bongbong Marcos ang nabubuhay ngayon dahil matagal lang patay ang totoong Marcos. Hindi yan, kalukuhan yan, mga nakaraan na, hindi na dapat kinungkat. Tapos na yun, di ba? Kasi ang tao ngayon, sino presidente mo po, naghihirap ang mga tao. Baka sakali si kasi si Marcos no, naabutan ko 5 piso isang kilong galunggong. Wow. Ilang taon na po kayo ngayon? 62. 62. Sigla pa ni ma'am. Parang hindi lang, siyempre. Parang nasa 40 pa lang. Ako eh. May boyfriend pa yan. No? Ay, may boyfriend pa yan. Wala na, to yun na. Pabalik yung dati ano natin. Oo. Eh, paano yan? Sabi nila eh, madi-disqualified po si BBM. Hindi madi-disqualified si Marcos. Mindanao, buong Mindanao, Metro Maynila, mga Ilocos, Marcos yan lahat. Baka sakali, gaganda ng takbo na katulad kami, mahirap. Lalo kami naghihirap ngayon eh. Dahil wala kaming sahod. Nagpo-porsyento lang kami, ang pagkain napakamahal, di ba? Dapat yan ang ano ni Marcos, palisihan niya yung mababa ang pangabili. 7. Maganda ako sa kanya. 7. Mga patatang. Pero ano ko na siya? So, kaya na lang mo, 7. Bata pa lang ako. Marcos na yan. Sabi po, maniniwala po ba kayo sa mga lumalabas na ano ngayon eh? Marcos wala, sinisiraan nila si Marcos dahil mga Marcos, mga matitino. Hindi naghihirap ang mga tao noon si Marcos ang presidente, di ba? Oh. Tangi na ngayon, naghihirap na kami oh. Mga anak ko, hindi ko napapaaral dahil naghihirap na kami. Oh, sino yung presidente at sumutakuin? Wala nangyari. Ang sweldo ng mga anak ko, wala, kulang. Hindi sa fat dahil sa napakamahal ng mga bilian. Baka sakali. Sino na naging presidente, walang nangyari. Kaya si Marcos na, kay Marcos na kami. Marcos na yung mananalo. Marcos kami. Marcos kami. Marcos kami. Marcos kami. Anay, ano po ang nagtatak sa puso nyo na talagang nagandaan nyo kay Marcos? Hindi yung plataforma. Ang Marcos kasi maganda ang patakaran nila simula sa tatay niya. Maganda ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Walang naghihila. Yung ngayon, wala na. Gutom na. Patay gutom na mga katulad namin. Oh, di ba? Totoo yan. Naghihirap. Kaya, Marcos kami. Marcos kami. Marcos kami. Marcos kami. Marcos. Ito muna, ma'am. Marcos niya. Solid yan. Kasi, ma'am, marami kasing nagsasabi nga na gusto nila. Kahapon nga, ma'am, nandun kami sa may Comelec. Nandun, may nag-rally doon. Pero konti lang sila, wala ka na sa 40. Gusto nila ma-disqualify si Bongbong. Hindi naman siguro. Kasi siyempre sa magandang naging palakad ni Marcos po, matatakot yung mga tao na mabalik yung mga... Kaya mabalik yung dati talaga. Siguro naman... Although na hindi maibabalik. Kahit konti. O kahit konti. Marami pagbabago. Siguro naman eh ma'am, hindi naman kasalanan ng anak ng anak yung kasalanan ng ama. Tama yun. Ay si kuya, interview ang Bongbong. Si kuya, inupo yung presidente mo kuya. Ay Bongbong ako, kahit anong mayroon. Sabayos naman po. Eh sabayos na naman. Diyan ako kay Kuan, Duterte. Ayan po, ano po ang masasabi niyo po, bakit po si BBM ang gusto natin po? Para may balik na naman yung dating ginagawa ng mura lahat ang bilhin. Mahirap na. Ngayon lahat mura, lahat mahal. Ayan po. Dito ano kami po? Sa Taguig, puro sulit yata Marcos. Mahirap yata, namahaluan pa. Ako barangay ako, investigator ako ng barangay, Bongbong kami. Bongbong. Sa anong barangay po kayo? Loyal Bikutan po. Loyal Bikutan. Ayan. Ayan, no?
Yun. Ano Maranao, Maranao po yan. Maranao po ako. Maranao. So, ano po? Marawi City kami. Karamihan doon. Dati akong vice mayor sa amin. Oh, dati vice mayor. Oo. Bung-bung pa rin kami. Pero tubukan natin yung vice president na si Sara. Anak ni Sarah, anak ni Duterte. Okay, kuya, matanong ko lang po kuya kasi ngayon, marami nagsasabi na ang Marcos daw ay mahina sa Marawi. Ano po yung hindi yung mahina sa amin. Malakas po yan. Huwag lang gayain ni Gloria yung una. Naginaya niya si dinaya niya si Fernando po kaya pumutok ang ulo. Presidente na naman yun eh. Makukuha ba sa sure? Hindi ah. Patay na eh. Tuli pa. Wala tuli-tuli. Eh patay na eh. Oto yan sir. Kung makandidato ako doon ng vice mayor niyo sa oras na yun. Time na yun. Time na yun. Ang nakuha niya, yung babaeng yan ang lunggistan. Lunggis yung gunon. Na pito. Isang munisipyo. Ay nabaliktad. Si Fernando po napunta yung pito. Alam mo na. Busog ang pumilit sa amin. Binili yung buto. Kaya nabaliktad. Yan, wag lang biliin eh yung kibumbong. Okay, kuya, marami po may katanungan. Ayun po ba yung naniniwala sa mga sinasabi nila ngayon na si BBM Bongbong Marcos? Hindi pwede, disqualified yan. Hindi pwede. Mga kalukuan niyang gagawa sila para matanggal. Kaya alam nila na mananalo, malakas. Wag lang po. Ano pa po, kasi sinasabi nila ngayon, lumalabas na nga sa social media na si BBM, Bongbong Marcos, ay hindi daw yan ang totoo kasi matagal na namatay. Ano po yung nasabi niyo doon? Ah, hindi kayong makapaniwala dyan. Kung matagal na namatay, di na balita na. Eh, wala namang balita eh. Di gawa-gawa nila yan sa mga kalaban. Ah, niwala kayo dyan. Ginagawa nila yan dahil di paninira nila. Oh, anong mapapala mo dyan sa babae ngayon? Anong mapapala mo na naman yan sa lakso na yan? Wala! Okay, meron pa po kayong tanong. Kayo po ba'y naniniwala sa mga lumalabas ngayon na sismis na ang Marcos, pamilya Marcos ay corrupt? Ay, wala naman. Eh, dati-dati naman eh, si Marcos eh, hindi pa presidente, sa kanya yung ginto eh. Oh, bakit sinasabi nila yung ginto na ninakaw niya? Hindi na ninakaw, hindi pa presidente. Alam ko yan. Buong history dyan. Hindi niya po ninakaw yung ginto. Hindi pa presidente. Ginto niya yan. Ay, nako. Ay, di kung manalo, pwede na tayo mabahagyan na lahat ng ginto. Ginto. Pwede naman ipabawasan niya ng kunti eh. Kung hindi niya bawasan, hindi okay lang. Okay. Ilang taon na po kayo ngayon? Ilang taon na po? 47 na ako. Yeah, 47. Oo. Sir. Okay. O talagang ano, no? Eh, sinasabi ninakaw yung ginto. Ninakaw hindi totoo yun. Kalukuhan niya. Hindi pa presidente si Marcos, ginto niya yan eh. Hindi pa sa talaga, yaman niya na talaga. Yaman na talaga. Yaman niya yan eh. O tingnan mo, puro bungbong. Ay, yeah. Nako. Salamat. Thank you po. Maraming salamat. Ang galing ni sir. Oh. Ay, si sir. Oh. Dati pala siyang vice mayor. Oh, dating vice mayor. Yeah. So talagang nakakatawa. Listen. Good morning.